Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang ito na ating pamalagawain. Ito po ang pakinig ng salita natin na kailan Diyos. Kaya po inanihan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalapay Jesus na ito po idadalhin ang ating mangaral, ang ating beloved preacher, beloved brother Hill Cruz. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher Barro po Mansano. At tayo po muna ay magkaisa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise God. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa po ng dalangan ng taong nilangisan, aming minamati na galang na Pastor Evangelista, Will Armada, and the Papa of God, misa pa kaming nagpupunan ng kapasalamat sa bawat yugto na aming banalagama pinagpatalangisan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan. Patuloy kayo na sa amin sa tutuwina, O Diyos. Subalit bago po yan, isa pa kami buong pagsusumama, buong pagpapakumbaba. Iminang kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, pagkulang, pagsalansan sa mga kalooban, patawang bawa sa amin, O Diyos. Hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan na tunay sa ganang akin, wala pa akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig. Dalayo ng Espiritu, wala pa pala, simple ka para anaman tintihan, iniibig ng mga baguhan, mga bisita, matatihan, maging sa aming beloved God, because viewers, sa aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway. Damas sa pindas at downs and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness on our Lord, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at unagit sa lahat. Ako nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdaglit, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan lahat ng mga pagkapala and I give double honor and respect to our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Will Armada, the entire problem of God. We love so much from our pastor, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved honorable son, Pastor Dennis Almeda, and greeting as well to all the beloved children who are the Almeda family, at sa lahat po natin minamati ni Ibn, mga patira, mga kapamanggawa, mga bisita nito ngayon, maging sa lahat po natin beloved with the viewers throughout the world, particularly po niya sa bansa Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, sa kanilang mga anak, at sa mga anak din po natin, beloved Mr. Post, beloved Tini, sa bansa Amerika, I'm praise God. Sa lahat ng ating inibig ng mga kapatirang buong mundo na kung saan ay nakantabi sa ating banal gawain, magandang magandang hapon po, and welcome to the family of God. Amen, praise the Lord, hallelujah. Mga inibig, sa ating paglilingkod sa ating mabait na Diyos, kung nais po nating makamtan yung ating mga kaligtasan at yung buhay na walang hanggang na pinangako ng ating dakilang Diyos, ating pong itama, ingatan ang ating mga dila, mga inibig ko. Kaya ang ating tatalakay, mga inibig ko, ay isa sa parte ng ating mga katawan na sabi ng Biblia, death and life are in the power of the tongue. Dito po sa Proverbs chapter 18, verse 21, kanina lang po. Proverbs chapter 18 verse 21. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. God bless you po. Mga Kawikaan kapitulo 18 versikulo 21. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, and God bless this world. Now, we know how powerful our tongue is. Maliwanag, may inibig ko, na nabasa natin, napakinggan natin ang kapangyarihan ng dila sa mga tao na dito matalima, may inibig ko, sa utos ng Diyos, bagkos kanilang ginagamit ang kanilang mga dila sa mga salitang mahalay, may inibig ko, na kung saan ay magdadala sa kanila sa kapahamakan, minsan ay sa kamatayan, may inibig ko. Kaya sa abing ating nabasa, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At sa nagsisiibig sa kanya ay mga magsisikain ng bunga niyon. Kaya nga may inibig ko, tayo pinagpala sa lahat ang pinagpala sapagkat simula ng ating mapakinggan mula sa bibig,
ng tunay na pastor na isinugan ng Diyos sa atin, totoong propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon, preaching the Word of God with power and anointing, manibig ko, tayo na nakapakinig mula sa kanyang bibig, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos, manibig ko, na ating ipinamamuhay, manibig ko, na unawaan natin. Kaya nga, manibig ko, kung nais mong makamta ng magandang buhay, yung kagalakan, kapayapaan, kapangyarihan at yung buhay na walang hanggang na pinangako ng ating mahal na Panginoon, tayo po'y lumakad ng ayon sa kalooban ng Diyos at gamitin pong ating mga dila sa pagpapahayag ng mabubuting gawa na ginawa ng ating mahal na Panginoon sa ating pong mga buhay. Sa mga napakinggan natin mga testimonyo kanina, mga inibig ko, napakinggan natin kung paano sila nagwalhati. Yung kanilang bibig ay ginamit sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, nakamtan ang magandang buhay. Halos hindi makabayad ng 2,000 na bahay, mga inibig ko. Hindi makapagpaaral ng anak, mga inibig ko, sapagkat kulang sa pananalapi. Ang ilan naman po mga iba ay mga si Ferra na kung saan ay mababangga ng kanilang mga barko, maglulubog ang kanilang mga barko. Subalit, sa kanilang pong marubrob na pagpupuri, ginamit ang kanilang bibig sa pagpupuri, sa pagwalhati sa ating sa buhay, mga inibig ko, sila'y dumalangin, mga inibig ko, sa punang dalaan ng mga pastor. Ngayon, mga dating, nahirap sa pag-upa, may binigyan ng maraming bahay, mga sasakyan, mga inibig ko, at isa ng mga edukado, mga inibig ko, talagang pinagpala, naging architect ng matagumpay na arkitekto, mga inibig ko, at yung babangga yung barko, may inibig ko, isipin niyo po yan, ay kung wala ang Diyos sa atin, kung wala ang panalangin ng propeta ng Diyos, ay hindi ka madilita sa mga bagay na lulubog ang iyong barko. Subalit, dahil sa kanilang marubrob na pagpupuri sa ating mga Panginoon, nandiyan lagi kasagutan ng ating dakilang sa buhay. Kaya gamitin ang ating mga bibig, ang ating mga dila sa pagpupuri sa mabait na Diyos na buhay na dito'y nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dito sa susunod ating babasahin, may naibig ko, dito po sa Proverbs chapter 13, verse 3, kaya nila naman po. From the book of Proverbs, chapter 13, verse 3, he that keepeth his mouth, keepeth his life, but he that openeth wide his lips shall have destruction. God bless you po. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 13, ang talata ay 3. Siyang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit siyang nagbubukang maluwang sa kanyang mga labi, ay magkakaroon ng kapahamakan. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. So it is very clear, beloved sons of God, that we should keep it our mouth and refrain from opening it very wide. Meaning to say, manibig ko, avoid gossiping. We should not talk the life of other people. Ito po, manibig ko, ay ingatan po natin lagi ang ating mga dila. Kung maaari ay talagang pong huwag po tayong mag-umpukan, huwag talagang mag-usapan ang may buhay ng tao, manibig ko. Sapagkat dito, manibig ko, ay maraming tao ang napapahamak dahil kanilang ibinubuka ang kanilang mga bibig na lagi sa di mga magandang mga bagay. Dahil sa mga dilang hindi iniingatan ng mga tao, mayaman man, mahirap man, may pinag-aralan man, wala mga pinag-aralan, mga sikat na tao sa lipunan, pag sila po ang ginamit ang kanilang mga bibig, ito lang mga nakaraan ng mga eleksyon. May ibig ko nakikita natin ang mga balitaktakan ng mga tao. Nagkawatak-watak minsan yung mga ibang mga magkakamag-anak, dahil sa nagkaroon sila ng world war. Mga salita na ginamit ang bibig na dito'y nagdudulot ng kapahamakan at minsan ay kamatayan sa tao, minibig ko. Kaya may babala ang banal na kasulatan, minibig ko. Babala ito lalo na sa mga ilang Kristiyano, minibig ko, na hindi pa totoong lumalakad sa kalooban ng Diyos na ang kanilang mga bibig ay hindi ginagamit sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakila sa mga kapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito po'y warning. Ito po, pagkasunod na po ito natin basahin from the book of James chapter 3 verses 5 up to 10 and from the gospel of Matthew chapter 12 up to 34 verse 37 kanina lamang po. The book of James chapter 3 from verse 5 up to verse 10. Even so the tongue is a little member
and boasteth great things, behold, how great a matter a little fire kindleth. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. For every kind of beasts, and of birds, and of serpents, and of things in the sea is tamed, and hath been tamed of mankind. But the tongue can no man tame. It is an unruly evil, full of deadly poison. Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after the similitude of God. Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be. The book of Matthew, Gospel of Matthew, chapter 12, from verse 34 up to 37. O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by the words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. God bless you. Santiago Kapitulo 3, versikulo 5 hanggang 10. Gayun din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapanalo ng malalaking bagay. Narito kung kaano kalaking gubat ang pinag-aalab na lubhang maliit na apoy. At ang dila ay isang apoy, ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay di ibat ang dila. Nagkakahawa sa buong katawan at pinagnindigas ang gulong ng katalagahan at ang dilay na pinagninigas ng impyerno. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at ang mga ibon na nagsisiusad at ang mga bagay sa dagat ay pinaamo at napapaamo ng tao. Dapat ang dila ay hindi napapaamo ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Siya ay ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama. Ay siyang ating pinaglalait sa mga taong ginagawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit paglait, mga kapatid ko. Ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Dito po mami naman sa Mateo Kapitulo 12, ang talata po ay 34 hanggang 37. Gayon din lahi ng mga ulupong, papano kayong na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita sa ang bibig. Ang mabuting tao ay kanyang mabubuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay at ang masamang tao na kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sasabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulang ka. Amen. Praise God. Amen. God bless you, kapatid. Erasio Bezalo. Ito po'y babala ng banal na kasulatan sa lahat ng tao, lalo na sa mga tunay anak ng Diyos na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakinggan po natin kung gaano makapangyarihan ang ating mga dila ay isang bagay na nagpapalalo ng malaking bagay at ang dila ay isang apoy ang sanlibutan ng kasamaan. Parang yung isang maliit na apoy sa kagubatan, pag nahanginan, kayang tupukin ang buong kabundukan. Ganun yung kapangyarihan ng dila, mga inibigo, pag ito'y ginamit sa hindi maganda, mga inibigo. At ang dila ay, sabi ito, ay nagpapaamo ng lahat ng hayop sa himpapawid, sa lupa, sa dagat. Kayang paamuin ang dila, mga inibigo. Pero ang dila kailangan hindi kayang paamuin ng tao. Ang dila ay hindi napapaamo ng sinumang tao isang masamang bagay na hindi nagpapahinga na puno ng lasong. Nakakamatay ito. Ito po ang dati nating maaring kalalagayan, dati na wala pa tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, may inibig ko. At tayo pinagpala sa pagkatapakinggan natin mula sa bibig ng propeta ng Diyos.
ang makapangyarihan salita ng ating pinakamamahal na Panginoon nang ito'y ating unawain at lumakad tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos, may ibig ko. Yung bibig natin na dati ay puro mahahalay na salita lumalabas, ito ngayon po ang lumalabas sa atin ay praise the Lord, hallelujah. Pero bakit praise the Lord? Kaya ngayon may ibig ko, sa atin, siya yung makikilala, true, nakilala natin at ibalik number pastor na pinangaral ang makapangyarihan salita ng Diyos mula sa kanyang bibig. Million-million tayo na pinagpala ngayon, mga inibig ko. Amen po ba? Amen. Kaya mga inibig ko, ginagamit ang ating mga bibig sa pagpapahayag na mabuting gawa ng ating dakilan Diyos na buhay. Yung mga ginawa sa atin, ipatutumo yan. Sa lahat na makapakinig sila, makikinabang. Magkaroon ng pananampalataya, mga inibig ko. Subalit, kung iyan igagamitin mo sa walang kabuluhan, mga inibig ko, wala silang makakamta ng pagpapala, mga inibig. Huh? Kaya ginagamit ito sa pagpapahayag sa salita ng Diyos at ito'y ginagamit din sa panlalait, mga inibig. Pero tayo naman anak ng Diyos, ito'y ginagamit lamang natin sa pagpupuri, pagwalhati sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi pa ng banal, so lahat ng mga ibig, a good person speak good things. Out of the mouth lies wickedness. Once you utter the word, it reveal what is in your heart. Ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabubuting bagay mula sa kanyang puso. Kasinungalingan at kasamaan kung ito'y sasambitin, ipinakikilala mo kung ano ang laman ng iyong puso. For the word thou shall be testified, and by the words thou shall be condemned. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong salita, ikaw ay hahatulan. Kaya mula nung tinanggap natin ng ating mahal na Panginoon na tayo nabaptismuhan sa tubig sa pangalan at nagkaroon sa buhay, lahat ng mga lumalabas sa ating mga bibig, may inibig ko, ito po ay nakarecorded, may inibig ko. Nakarecord po yan, may inibig ko. Kaya, tiyakin natin, may inibig ko, na lumalabas lagi sa ating bibig, ito po ay pagpupuri lamang, pagwalhati sa makapangyarihan para mag-glorify ang kapangyarihan pangalan ng ating pumpin na kamamahal na Panginoon. Everybody, so praise the Lord. So whatever comes from your mouth, it reveals what is in your heart. Kung ano po ang lumalabas sa ating mga bibig, yun din po ang sa ating mga puso. Kaya ingatan po natin, hindi tayo basta-basta nagsasalita ng kung anong mga bagay, mga inibig ko. Tiyakin natin na tayo po'y magiging pagpapala sa mga tagapakinig sa atin. Sa mga nakakinig sa ating mga nasasabihan, mga inibig ko. Sapagat napakaliwanag kung ano po yung lumalabas sa ating mga bibig. Ito po'y nagmumula sa ating mga puso. Kaya hindi, malalaman mo talaga kung ang isang totoong Kristiyano ay talagang Kristiyano, mga inibig ko. Sapagat makikita mo yung andun, grabe yung humility, humbleness, mga inibig ko. Andun yung pagpapakasakop sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lahat doon na mabubuting tao sa kanyang mabuting gawa ay pinagpapala. Kaya ano yung mabuting gawa? Yung magtapat tayo sa pagbibigay, sa pagkabanalan, sa pagpupuri, sa pagdalo, sa pag-aayuno. Yan po yung mabubuting bagay na talaga naman po kinalugdan ng ating mahal na Panginoon. Samantalang ang tao sa masamang gawa ay kapahamakan. Ay, yung babalikan mo ba yung dati mong ginagawa? Eh, binago na tayo ng mahal na Panginoon eh. Nasabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things have passed away, behold, all things have become new. Kaya huwag mo nang balikan yung dati mong ginagawang masama. Amen? Ang lahat magsabing praise the Lord. That every idle words that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Lahat po ng mga salitang sasambitin ng mga tao na walang kabuluhan, ito po ay ipagsusulit sa araw ng paghuhukom. At yan po anytime now, rapture will take place any moment at tayo haharap sa judgment seat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lalabas na lamang po sa ating mga dila, sa ating mga bibig, ay laging pagpupuri, pagwalhati, para mag-glorify lagi ang makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya't ating pong ingatan ang ating mga dila, ating mga bibig, upang hindi po sinuman ay mapahamak. Beloved of God, only God is omnipotent, omniscient, all-knowing God. The devil is not, and doesn't know what is in your heart.
The devil wants to destroy you, but he doesn't know what to do. When you utter of negative thinking, you are exposing yourself to the onslaught of Satan. So don't allow the devil to know what is in your heart. Ang Diyos lamang po ang nakakaalam ng lahat ng bagay, yung puso at kaisipan natin, alam ng bahanapanon po yan, mga inibig ko. Ang kalaban ng Diyos, hindi niya alam yun. Hindi niya alam ang nasin puso at isipan, mga inibig ko. Ang gusto ng kaaway ng Diyos, mga inibig ko, na tayo po ay wasakin, puksain. Pero hindi niya alam ang kanyang gagawin. Pero kung tayo po yung magsasalitan ng mga negatibong bagay na hindi po natin nilalagyan ng God willing, loobin ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, doon po siya makakapasok. Ang kaaway ng Diyos sa atin ay hahadlangan niya pag meron po tayong gagawin. Pag hindi mo nilagyan ng loobin ng mahal na Panginoon. Binabantayan kasi ng Diablo, mga ibig ko, ang mga lumalabas sa ating mga bibig. At doon siya papasok. Kaya't ingatan po natin ang lahat ng lumalabas sa ating mga bibig. A typical example. Sabihin mo, marami tayong kusada ngayon, mag-aayuno ako bukas, kapatid. Hindi mo sinabi na loobin ng malapan, bukas mag-aayuno na ako para sa kusada. Ha? Yung kaaway ng Diyos, hahad lang siya ngayon. Kasi binigay mo siya ng pagkakataon, may ibig ko. Darating yung best friend mo, galing sa ibang bansa o kamag-anak mo, himatagal mo hindi nakita, maraming dala ng mga regalo para sa iyo. Eh, paalis ka na. Oh? Ano ba naman, best? Kararating ko lang, aalis ka na, iwan mo ko. Eh, paano itong mga dala kong regalo para sa iyo? Eh, ikaw naman, dahil hindi mo nabantayan ang sinabi mo, yung sinabi mo, manibig ko, hindi mo nilagyan kasi ng loobin ng mahal na Panginoon, kaya ang Diablo gumawa ng paraan. Hindi ka natuloy nakatulad sa pag-aayuno mo. Oh, kaya iwasan po natin, ingatan po natin ating mga bibig. Meron tayong gagawin, loobin po ng mahal na Panginoon, kapatid. God willing, makapunta ako ron. Everybody say praise the Lord. Kaya don't allow the devil to know what is in your heart. Kasi ang binabantayan lang ng Diablo yung lumalabas sa ating bibig. Doon sa papasok ng ibig ko. Ngayon, ano po ipinagagawa ng ating mabait na Diyos mula na dapat natin gawin upang yung buhay na pangako sa iyo pasat, hindi yung kamatayan, mga inibig ko. Ano po sabi po dito sa from the book of Psalms, chapter 34, verse 13, and Proverbs, chapter 21, verse 23. Magkasunod pong basahin, kayo lipo. From the book of Psalms, chapter 34, verse 13, keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile. From the book of Proverbs, chapter 21, verse 23, whoso keepeth his mouth and his tongue, keepeth his soul from troubles. God bless you. Dito po sa aklat ng mga awit, kapitulo 34, ang talata ay 13. Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Dito po sa Kawikaan, kapitulo 21, ang talata ay 23. Sinumang nag-iingat ng kanyang bibig at kaniyang dila, nag-iingat ng kanyang kaluluwa mula sa mga kabagabagan. Amen. Amen. Palakpakan mo ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So ito po ang ipinagagawa ng ating mabait na Diyos sa buhay upang maingatan natin ang ating mga tanga, ating mga dila, ating mga bibig. Ibig sabihin na tayo po ay lumayo sa kasamaan. Gumawa po tayo ng mabuti sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ating mga dila, ating mga bibig na ito ay wala na pong dapat lalabas pa na mga mahahalay na salita, yung mga pagbibiro, yung jesting, may inibig ko. Wala na po yan sa mga anak ng Diyos, may inibig. Ang sabi nga po dito, sa ako na po magbasa natin sa from the Epistle of Paul to the Ephesians chapter 5, chapter 4, verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Ano mang salitang mahalay na huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. So wala na mga vulgar words, mga minibig ko.
mga pagbibiro sa mga anak ng Diyos. Hallelujah, praise God. Yung mga mahal na salita, wala na po yan sa atin, may inibig ko. Upang hindi po tayo maisahan ng kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasabi pa dito, sino man nag-iingat ng kanyang bibig at ang kanyang dila ay nag-iingat sa kanyang kaluluwa mula sa mga kabagabagan. Ibig sabihin, may ibig ko, kinakailan po nating itama yung ating po mga dila, ating mga bibig. Huwag nating gamitin ito sa mga paggawa ng bad report, o mga sa text, sa mga sa computer, may ibig ko. Ang ilagay natin doon, yung para sa kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Ipatutuo mo na sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na merong totoong pastor, merong totoong propeta ng Diyos, merong totoong Diyos, nag-iisang Diyos na nagbabago ng tao, nagpapagaling ng makaramdaman, nagbabala at magbigay pa ng buhay na walang hanggang sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan pong ilalagay natin doon sa ating pong mga computers, mga inibig ko. Gamitin po natin yan upang maipahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya iwasan po natin ang mga salitang makakasira sa ating mga kapwa. Yung mga umpukan habang merong panalagawain, kung may maliban na lang, kung special necessity, may ibig ko, pagunta ng comfort room, balik ka agad, punta ng kantin, bilin lang agad yung bibilin, tapos punta na ka agad. Yun po ang mga wise Christian. Hindi yung bimili ka ng isang bagay, tinapos mo na, pagbalik mo, choir singing na, patapos na yung choir singing. O kaya yung iba naman, patapos na rin ang preaching. Anong natutunan mo? Wala, mga inibig ko. Kaya ang bibig na ito, iwasan, ingatan po natin, mga inibig ko. Kaya sabi pa ng banal na kasulatan, mga inibig ko. Dito po sa James chapter 1, verse 26, if anyone among you seem to be religious and bridle not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is in vain. Kung ang sino man ay nag-isip na siya religyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. So nawawalan pala ng kabuluhan, may inibig ko. Kung yung ating mga dilang ito ay ginagamit natin sa walang kabuluhan ng mga bagay, may inibig ko. Gamitin lang lagi ito sa ating pagpupuri, pagwalhati sa makapangyarihang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, Amen, praise God. Kaya nababaliwala pala ang lahat, mga inibig ko, pag hindi po tayo sumunod sa kalooban ng ating dakilang sa buhay. Kaya pag naigawa natin, iningatan natin na itama natin ating mga dilang ito sapagkat pag nagawa mo yung kapatid, may pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat sa atin. Dito po sa huling talata, 1 Peter chapter 3, verse 10. Maghanda na rin po mag-awit, manunugtog. 1 Book of Peter chapter 3, verse 10. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips that they speak no guile. God bless you po. Unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 10. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay ay makakita ng mabuting araw, ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Amen. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Erbasyo Pesalo! Ito po ay pangako ng dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, sa lahat, na nagpipigil ng kanyang dila sa masama at ang mga labi ay huwag nagsasalita ng daya o kasinungalingan. Sabi dito, mahabang buhay at buhay ng walang hanggang ang pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mainibig ko, kung tayo po itatanggap ng ating mga kamalian, ating pong pagsisihan yung ating mga nagawang kasalanan, siya po'y tapat, manibig ko. Siya'y tunay at mapagpatawad sa atin sapagat siya ang may ibig ng lahat ng tao'y mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya itong tamang panahon, manibig ko, we have to start again. Maari yung ating mga dila, mga bibig ay hindi natin nabantayan minsan. Sapagat ito, sabi ng Bill na natin, kasi nabasa kanina, death and life are in the power of the tongue. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng Diyos, sa kapangyarihan ng dila, mga inibig ko. Kaya gamitin natin ating mga dilang ito para lamang sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kilalanin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga mali, upang limutin at huwag nang balikan pa magsiibig tayo sa aral at turo na ituro sa atin ang ating dearly beloved parents and dearly beloved children, mga inibig ko.
tayo po mainibig ko ay laging umaasa lamang sa ating malapanong. Kaya itong tamang panahon, mainibig ko. Habang kayo inihang kong tumayong lahat. At minsan pa natin inimbitahan ang ating mga beloved visitors to please come forward. Now is the day of salvation. Now the accepted time. Ngayon po araw kaligtas, ngayon po araw ng pagtanggap. Habang awitin po natin ng awiting ito, start again sa English at Tagalog, mainibig. Unawain natin ang mensahe ng awiting ito, mainibig ko. At habang aking binibigay mong pagkakataon sa kumilapit ko, preacher Brother Joey. God bless you, beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Patuloy po ang aming paanyaya sa lahat ng mga bisita, sa lahat ng mga baguhan, at yung mga live webcast viewers. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Koy ang mga layo sa'yo.
mga minamahal sa mga bisita, mga baguan, maging sa lahat ng kapatiran. Hindi pa po huli ang lahat. Magsimula po tayo upang mula sa ating puso, lalabas sa ating labi ang pinakamataas sa pagpupuri, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sundin natin at gawin perpektong halimbawa ang ating dearly beloved pastor and the beloved children. Paggising sa umaga, pinupuri ang ating pinakamamahal na Panginoon. Saan man lugar, sa lahat ng kanilang ginagawa,
pinupuri ang mahal na Panginoon. Yan ay natutunan natin kapangyarihan na dahil sa ating pagpupuri, nakaabot sa trono ng biyaya na ang labing ito ay gagamitin lamang natin upang mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, upang gamitin tayo buhay na patotoo na ang Diyos natin ay mabuti, na ang Diyos natin ay nagmamahal sa lahat, na ang nais niya ang bawat isa ay makatiyak pa sa buhay na wala hanggan. Kaya sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, kayo po ay lubos na pinagpala sa araw na ito dahil alam namin na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya mismo ang ating dakilang Diyos ang nagdala sa inyo dito sa tunay na gawain. Saksi po kayo, narinig nyo ang mga buhay na patotoo. Yan ay mararanasan nyo ang lakat ng mga kamanghamangang bagay na ginawa ng Diyos na ito'y nakasulat sa banal na kasulatan at ito'y nagaganap sa bawat tapat na mananampalataya. Kung isuko mo ang iyong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas. Ikaw ay lubos na pagpapalain. Meron pong apat na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawang reglamento ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlong reglamento ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. True immersion, ilulubog po kayo sa tubig. Ano pong layunin? Upang malubos na mapatawad ang lahat ng iyong mga kasalanan. Pag-ahon mo sa tubig, ikaw ngayon ay bagong nilalang na. Magiging banal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Yamang ikaw ay banal at tapat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yung pang-apat, isasagawa yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang ika-apat na reglamento ng kaligtasan, ang bautismo ng banal na Espiritu. Siya mismo ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu sa iyo. Yamang ikaw ay banal, sasayo ang banal na Espiritu, magagawa mo na ang banal na kalooban ng Diyos at totoo po, nakahanda na ang banal na lugar, ang langit, para doon sa mga sumasampalataya. Kaya malinaw po ang banal na kasulatan, Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa mga oras na ito, itaas niyo po ang iyong dalawang kamay. Pumikit po kayo at sumuko. Sumunod po kayo sa panalangin ito, pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabihin niyo po ang ganito, dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang taong makasalanan at ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at hari ng aking buhay.
maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Manatili pong nakataas ang iyong mga kamay. Kami naman po ang mananalangin para po sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na mala Pastor Evangelista Wilde Almeda, your end time prophet. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Iligtas mo po sila sa ampun ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa ating mga baguhang mga kapatid. Yamang tinanggap nyo na ang ating mahal na Panginoon, sumampalataya na kayo at nakapagsisi sa lahat ng iyong kasalanan upang lubos po na mapatawad. Kailangan nyo po magpabautismo sa pangalan ni Jesus. At magpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at ang mahal na Panginoon naman ang magbabautismo sa inyo ng kanyang banal na Espiritu sa patuloy mong pagdalo. Ang iyong pananampalataya ay lalago, lahat ng iyong pangangailangan ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat ng mga himala, yan ay mararanasan mo kung ikaw ay magpapatuloy. Kaya ang gagawin natin, ipagsabi natin, ipatotoo natin, anyayahan po natin ang ating mga unsaved loved ones, mga kaibigan, maging sino man ang kaharap natin, ihayag natin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ang pangako niya, meron tayong buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. God bless you po. We love you in the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Ralph Blanco. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, beloved Joey. Tayo po mag-isang malam na minamahal. Hallelujah. Magsisi po muna tayo bago po natin hilingin ang ating mga prayer request. Dakila po namin, Ama, Diyos ng pagmamalangyan sa lahat, pinakamamahala, Panginoon Jesus, sa pangunang dalangin ng ang beloved pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeda, your end-time prophet, kami po ay minsan ng pamahala, Panginoon, nagpapangbaba at nagsisisi, mahala, Panginoon, sa mga kami nasumpungan, sa lahat na may pagkukulang, pagkasala, patawarin po ang bawat isa sa amin at tulungan mo kami, mahala, Panginoon, masunod po namin lahat mong kautusan at maging handas na kilang araw na ng pagbabalik, mahala, Panginoon, at maggamit mo rin po sa napakalawak mong gawain sa pagligtas ng marami pangkalo, lalo na po ng aming mga mahal sa buhay, mahal na Panginoon. Hallelujah. Una po namin hilingin sa iyo, mahal na Panginoon, at pinasalamatan o Diyos ang kalakasan, mahabang buhay na amin na maginagala, mahal Pastor, na all of the children, mahal na pinagkaloob mo, mahal na Panginoon, upang patuloy pangalagaan ng mga iglesia at patuloy na pang pangaral ng isang ebanghelyo sa buong kinapan, mahal na Panginoon. Lubos po namin pinasalamatan, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Maminamal, ilihans po natin ating mga sarili sa kamay, sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan may karamdaman. Isipin po natin ating kagalang-galang, mahal na Pastor, naglihans po sa atin, sa lahat ng ating minamahal sa buhay, sa lahat ng ating kapatiran, mga minamahal, at ikas out po natin sa lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema o bisyo man yan, sa pangalan ni Jesus, demonya, cancer, leukemia, asthma,
diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, unbelief and doubts, carnality, vanity, glory, pride, lust, covetousness, materialism, unbelief and doubts, kasal, mga pampalalamig, panlupain pa, lumayas, kaysa makapangyarihan, pangalan ni Jesus, in Jesus' name, be healed, be blessed in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating malapit mami na mahal bilang pasalamat sa ating malapit noon ng lahat ng ating prayer request na kung ang ating malapit si malang kaparaanan isigaw po natin mami na mahal ang million times sa pagpupuri sa ating malapit noong katagang. Hallelujah, praise the Lord. Tatlong beses mami na mahal, sabay lukso. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. We love you so much, Mr. Jesus. Glory to God. Purihin ka malapit noon. God bless you so much from na mahal. Praise the Lord.